Taong Bayan nag-aalala na daw kay Senator Tulfo kasi nga naman napakatapang talaga eh, no? So Customs Sindikato Smugglers Binunyag Kalukuhan. So yan ang ating panonoorin, pero ang source ng balita natin ngayon mga kapatid ay mula kay NEWSFILES. Yan. So huwag niyong kakalimutan mga kapatid na mag-subscribe dito sa channel ni NEWSFILES mga tol. At syempre kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, huwag mo rin kakalimutan na mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-update ka pag may mga bago tayong reaction video. So huwag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Dahil sa tapang ni Senador Raffy Tulfo, nag-alala ngayon ang mga netizens. Baka gantihan siya ng mga smugglers. Nag-iisang senador lang si Tulfo na walang takot na pinangalanan ang mga sindikatong smugglers, pati kalokohan sa customs, binunyag rin ni Senator Raffy Tulfo. Diba? Sinis and then ibinenta sa mas murang halaga. Kanina ibinenta? Alam niyo naman siguro yung kung kanino. Kaya huwag na tayo maglokohan dito. Umusok sa galit si Senator Raffy Tulfo sa mga opisyal ng Bureau of Customs dahil sa panibagong kalokohan na ginagawa ng mga ito. Ayon pa sa report ng Customs, umabot na sa mahigit 2 milyong letro ng langis ang nakumpiska mula sa mga sindikato. Mm-hmm. Pero nang tanungin ng senador kung nasaan na ang mga nakumpiskang langis, ay wala itong matinong sagot sa senador. Pagdidiin pa ni Senador Raffy Tulfo ay naibenta na ng mga buhayang opisyal ng customs ang mga nakumpiskang langis. Kaya naman, maraming yumayaman sa mga tauhan ng naturang ahensya dahil sa tapang ni Senator Tulfo na isiwalat ang mga sindikato ay labis na nag-alala ang ating mga kababayan. Well, bago pa naman maging senator si Senator Raffy Tulfo, eh ganun na talaga eh, no? Bumabanat na talaga sila mga kapatid. Pero tingnan mo nga naman yung tanong niya, no? Yung na mga nakumpiskang langis, tinatanong niya nasan? Walang makasagot kung nasan. Di ba? Wala na. Wala na. Ano nga naman mangyayari sa bansang Pilipinas pag ganyan? Salute you, Senator Raffy Tulfo, dahil hindi ka natakot na ibulgar ang mga sindikato na nagpapahirap sa mga farmers at mga mahihirap na tao. Nasa likod mo kami. Susuportahan ka namin sa laban na hinaharap mo. God bless po. Samahan at ingatan ka nawa ng ating Panginoon. Mm-hmm. Suportahan natin si Tulfo dahil sa pagmalasakit niya sa ating mahihirap na Pilipino at ating itanghal bilang hero ng mamamayang Pilipino. Sir Tulfo, we are super proud of you. You are the bravest, very frank, and you are the only senator who bravely fight, especially regarding corruption, for the right for all as Filipinos. Thank you so much, Senator Tulfo. You are always in our prayers. Ginagawa ni Senator Tulfo, anong masasabi niya? Ibig sabihin, pabor ba kayo o hindi? Mm-hmm. Doon sa style ng kanyang pagtatanong sa mga resource person, sa mga public hearing at debate, pagsalita sa plenaryo. Kasi kaya natin binabang dito dahil sa iba, senador, broadcaster. So, yung style niya sa broadcast para dinadali niya sa Senado. Yun ni style niya. Ang tingin ko po, mukhang pumapabor ang maraming Pilipino. Mm-hmm. Kasi doon sa mga reaksyon, sa mga nabasa ko sa iba-ibang balitaan, social media at sa mass media, ang reaksyon ng tao mukhang positibo naman. Okay daw si Tulfo. Itong style niya eh. Tignan mo yung mga style ng mga tanong niya. Tingnan na, sample lang ito. Style niya yan eh. Diba? Kaya nga ang dami niyang followers eh, 'di ba? Bago pa siya maging senator, mga tol, 'di ba? Sa subscribers niya pa lang doon sa Raffy Tulfo in Action. Ibig sabihin ang daming sumusuporta, ang dami talagang ano, ang daming followers niya, mga tol. No, actually sa kanilang magkakapatid nga parang siya yung pinakamaraming followers, no. Hindi naman sa ikinukumpara natin, mga tol, no. Pero dahil nga siya yung naupo bilang senator, mga tol, kung ano yung nadatnan ng tao sa kanya, kung ano yung nakita na ng tao sa kanya nung hindi pa siya senator, eh hindi, pangit naman kung bigla siyang magbabago, bigla siyang alam mo mawawala yung tapang niya sa Senado. Dapat nga mas lalo siyang magkaroon ng ano eh, 'di ba? Pangil eh. Kasi kailangan mo talaga ng pangil eh, 'di ba? Paano mo naman matatakot yung isang halimaw kung wala kang pangil, di ba? Yung style ng kanya mga tanong at kung ano niyo masasabi. Sumasagot yung tinatanong niya. Nasaan po si Yusek Chow? Resign po kasi siya. Nag-resign na.
Okay. Maganda ang paghugas kamay po ninyo. Hindi naman po, sir. It's just that... pero alam niyo po na magkakaroon tayo ng consultative meeting at ito po'y patungkol doon sa dokumentong isinumiti niyo po sa Bureau of Customs. Ang Bureau of Customs naman isinumiti sa akin. So ngayon, sinasabi niyo po, hindi niyo masasagot ang unang napakadali kong tanong. That's just icing in the cake. Yes, sir. Pinakamadali. Walk in the park, actually, itong sagot na ito. Yes, sir. Ako kaya ko sagutin ito. Kahit na hindi ako... ang dapat sumasagot. However, sa umpisa pa lamang, hirap na kayo. Paano pa kayo mamaya sa masusunod? Baka pagpapawisan na kayo, sinlaki ng buti ng munggo. Sir, I'm really sorry because I was not involved initially with the fuel marking program and I was only given the history without okay. Without the background. Hindi ba natin imbitahan yung SGS dito? Yeah. So, sample lang yan. Sample lang ho sa style ng tanong. Okay? Kaya... kaya po kayo tinatanong kasi Taong Bayan po kasi ang naghalal sa kanya bilang isang senador, dating broadcaster, tapos naging senador at gusto ng Taong Bayan yon dahil marami siyang followers. Pangalawa, maraming may gusto sa kanyang style. Mm-hmm. At nadinig ko kasi si Senador Tulfo niya nagpaliwanag na siya dyan eh. Sabi niya, kaya niya ginagawa yon. Ganun ang style niya nang siya'y nasa media pa. So inihalal siya ng Taong Bayan dahil sa kanyang style. Eh bakit naman daw niya babaguhin? Tama. Bakit lang niya kanyang gawin? Ayan. So, ibig sabihin, ginagawa niya yon sa kanyang paniniwalang tama. Pero kayong Taong Bayan, tayong Taong Bayan, siyempre meron kayong karapatang kung ano inyong tingin doon. Tsang ayon ba kayo o hindi? Pero ngayon pa lang, sasagutin. Kayo mga kapatid, no? Sang ayon ba kayo sa style ni Senator Raffy Tulfo? Comment nga kayo sa baba, mga tol. Tingin ko na kayo, doon sa aking mga naunang... na monitor na mga reaksyon ay pumapabor ang marami. Pabor sila sa style ni Senator Tulfo mm-hmm. sa mga public hearing at saka sa debate. Mm-hmm. Na talagang niraratrat niya, talagang magigipit ka pag hindi mo alam ang mga sagot. Very intimidating. Style talaga niyo. So walang masama para sa Taong Bayang aking nadinig, di ba? Style ngayon eh. Hindi naman ho natin, hindi mo naman pwedeng gayahin yung style niya. Style mm-hmm. na yun. Hindi mo naman pwedeng ipagbawal. Style na yun. Mm-hmm. At sa Senado naman, wala pong ipinagbabawal na style ng pagtatanong at pagsasalita. Bawal nga lang magmura. Mm-hmm. Bawal lang below the belt kasi dinidelete yan sa record. Mm-hmm. Kasi marami nakakabasa. Tama lang. Pero yung style ng tanong na ganun, na talagang didik-diking ka, talagang ako corner kapag hindi ka nakasagot ng tama, hindi ho bawal yun. Ako, nag-cover ako ng Kongreso at Senado na reporter pa ako. Ah, marami rin ako narinig na may misan mga tanong na below the bill, pero hindi ho yan pinagbabawal. Basta huwag ka lang magmumura. Basta huwag lang magiging personal. Hindi ho bawal yan. Okay? Kasi doon lalabas ang totoo. Kapag ka ho pinaikot-ikot mo ang tanong at saka dinirekta mo ang tinatanong ang isang resource person. Yung style ni Senador Tulfo, nagustuhan ng Taong Bayan, kaya siya naging senador. Eh bakit naman niya babaguhin? So, tama. Tama yung feedback ng Taong Bayan na yung sinasabi ng mamamayan na okay yan para sa akin. Ako naman, ang sinasabi ko sa aking paniniwala, hanggat walang below the belt or talagang hindi magandang pakinggan, eh hindi ho talaga papayagan ng Senado yan. Dinidelete yan. Mm-hmm. Dinidelete po. Legal ho na i-delete sa record yung mga, kung halimbawa ho ay mga below the belt na ang tanong at mga sinasabi or magmumura. Pero so far, wala namang gano'n. Okay yan ang dating. Kaya kayo, kaya nga tinatanong ko sa inyo ba okay lang yon? Kasi kaumpisa lang, 6 na taon yung senador yan. Mm-hmm. Hmm? Kung kayo ay hindi ko believe kay style ni Tulfo, nasa inyo yon. Kung sang-ayon kayo, isang okay lang din po. Wala naman ho, hindi natin kayo pagbabawala. Kaya nga tinatanong ko. Sa kailan established na yan, eh, di ba? Doon pa lang sa pinakaunang, doon pa lang sa pinakauna, di ba, sa kuya nila. Pag sinabing Tulfo, alam mo na, matigas, di ba, matigas. So yun na yung tumatak sa mga tao, mga kapatid, di ba? Yung tipong taga ano sila, taga Tugis, di ba? Taga Tugis. Yan, Tulfo, mga kapatid. Siyempre, madidismaya naman ng Taong Bayan kung... Ito gusto ko to, matapang to, 'di ba? Walang inuurungan to kahit general, kahit mayor, kahit congressman, pinapalagan nito sa mga programa nila. Gusto ko tong iboto, 'di ba? Tapos pagdating sa Senado, lalamya-lamya, 'di ba? Madidismaya tao noon.
Saka bakit niya gagawin yun kung kailan nga mas mataas na ang posisyon at mas malawak na ang sakop, mas may kapangyarihan na kaysa sa pagiging broadcaster pa lang, di ba? Private, di ba? Dun sa pagiging broadcaster, dun pa sa pagiging reporter, matapang at private yun eh. Lalo pa kaya kung naihalal ka na ng taong bayan. Mas may kapangyarihan ka na at mas magagawa mo na yung dapat mo talagang gawin noon pa sa trabaho mo, di ba? Ano yun? Ilantad yung mga tulisan, di ba? Ilantad yung mga sindikato, yung mga gumagawa ng masama. Kaya talagang nagustuhan ng taong bayan yung estilo ni Raffy Tulfo. At yun din naman yung nagustuhan ng taong bayan, si estilo ni PRR di dati, di ba? Yung kamay na bakal, mga tol. Di ba? Di ba? Yun ho yun eh. Ang style ni Senador Tulfo. At alam ba ninyo, sa akin, ito na yun, sa akin pong analysis at opinion, pag hindi nagbago yung style niyang ito, tapos nakikita natin at nakikita niyang ni Senador Tulfo na siya ay tinatangkilik ng taong bayan, aba, baka malayo ang marating ng mamang ito. Oo, baka alam mo na. Baka sa 2028, na. Mag-iba ang ihip ng hangin. Baka ito ay kumandidato sa mas mataas na posisyon. Hindi ko alam. Hindi ko naman sinabing gagawin niya. Hindi ko sinabing plano niya yan. Ang sinasabi ko lang, baka makahikayat sa kanya yan na pumalaot sa mas mataas na posisyon. Pag tinangkilik ng taong bayan, pag nagustuhan ng taong bayan, yung style ng kanyang mga pagharap sa public hearing, pagtatanong sa public hearing sa iba't ibang mga komite at pakipagdebate sa kapwa senador sa plenaryo. Diba? Ayan po. Okay? Anyway, pag ito naman ay pumalaot sa politika, abay, taong bayan na mag-decide yan. Pinabatang Duterte yan, no? Pagdating ng panahon. Pero syempre, marami nag-expect baka tumakbo rin ng presidente si ano eh, si VP, no? Hindi natin alam, mga tol, baka hindi. Malay mo, no? Wala pang papalit kung sino man ang papalit kay PBBM. Di rin naman pwede si Sandro, masyado pang bata, mga tol. So marami, no? Marami naghahangad ng posisyon na yun. Pero ibang level ng posisyon yun, mga tol. Talagang i-stress ka doon. Yung mga pabor, nasa kanila yun. Yung ako, hindi kayo pabor. Hindi rin. Ganun naman yun eh. At hindi ko siya pinangunahan. Sinasabi ko lang na pagka ganyan ang dating na... Ang nakikita ko kasi, parang mas marami ang natutuwa. Mas marami ang may gusto sa kanyang style. Kasi yun ang kanyang identity nung nasa broadcast pa na dinala niya sa Senado. Eh, pag magtuloy-tuloy yan, eh, baka nga mahaba, malayo ang kanyang marating sa politika. Ganun po yan eh. At ako, ang tingin ko sa kanyang paliwanag, kailan siya nagpaliwanag eh, na style niya yan dahil doon siya nakilala, style niya yan dahil lang gusto ng tao, yung style niya yan, yan ang dahilan kung bakit siya naging senador. Mm-hmm. Kaya hindi daw niya babaguhin at kaya gagawin talaga. Mm-hmm. Parang straight to the point. Kung anong gusto niya, tanong, tatanungin ka. Yun naman dapat. Bola ka, gipit ka, magigipit ka talaga. Yun naman dapat. Kahit cabinet secretary, kahit siya. Mm-hmm. Okay? So... Sinasabi nito, sabi ho ni Anissa Acosta, okay lang po yung style ni Senador Raffy Tulfo. Ayan, no? Direct to the point. Ayan, gusto nila. May mga ganun. Alright, so ano masasabi ninyo mga kapatid dito sa video yung pinanood natin? No? Hindi na rin natin maiiwasan na yung mag-alala, lalo na yung mga supporters ni Senator Raffy Tulfo. Kasi nga naman talagang masyadong matapang eh. Pero ito yung style niya, no? At yan ang nakakuha ng attention at ng boto eh, di ba? Style ni President Duterte mas matindi pa nga kasi talagang nagmumura eh, di ba? Minumura niya talaga eh. Ito si Tulfo, hindi pa nagmumura to, mga tol, di ba? So anong masasabi ninyo, mga tol? Comment down below at syempre basahin natin yan sa susunod. Hanggang sa muli, mga kapatid, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.